and TBMLE for grade 2. Ang ating pag-aaralan ay panlapi at salitang ugat. Ang layunin sa araling ito ay pagkatapos ng araling ito, inaasahang magagamit mo ng buong husay ang panlapi at salitang ugat. Basahin muna natin ang mga salita na narito at alamin natin kung ilang pagpapantig ulit. Ayan, malakas. Ang malakas, mayroon siyang tatlong pagpapantig, mala at malakas. Tumakbo. Ang tumakbo naman, mayroon din siyang tatlong pagpapantig, tumak at takbo. Masaya. Ang masaya naman, mayroon ding tatlong pagpapantig, masa at saka saya. Bumati, mayroon ding tatlong pagpapantig, buma at saka ti. Mabait, mayroon siyang tatlong pagpapantig, maba at saka it. Tumatanda, mayroon siyang ilan, bilangin natin, tumatanda. Apat na pagpapantig. Ang salitang ugat, mga bata, ito ay payak na salita lamang. Samantalang ang panlapi ay di malaya sapagkat nalalaman lamang ang kahulugan nito kapag napasama na ito sa salitang ugat. Tandaan ha, ito ay maaaring matagpuan sa unahan, gitna, hulihan at kabilaan. Ang panlapi, ulitin natin, ay isang morpema o pantig na ikinakabit sa isang salitang ugat upang makabuo ng bagong salita. Narito ang tatlong uri ng panlapi. Unahin natin yung una, unlapi. Ito, ang unlapi ay kapag inilalagay sa unahan ng salita. Ito yung pantig na inilalagay sa unahan ng salita. Halimbawa nito ay ang mag at saka ma. Halimbawa, ma at saka saya. Ang mabubuo nating salita ay masaya. Sa mag naman, magsaya ang nabuo nating salita. Halimbawa, unlapi pa rin, ginamit ang nag at saka na. Nag at saka tapos, ang salitang mabubuo natin ay nagtapos. Natapos. Pwede natin na magamit ang dalawa. Nagtapos sa pag-aaral si Juana ng elementarya. Natapos sa pagsasagot ng module si Juana. Ayan, nagtapos, natapos. Pangalawa naman, gitlapi. Ang gitlapi ay kapag nakalagay sa loob ng salita. Ito ang pantig na inilalagay sa loob ng salita. Halimbawa, om. Ang om, halimbawa, sumayaw. Lumakad. Nasa unahan siya, om. S ang nauna, sunod ay om. Next. Ayan, gitlapi pa rin. In, halimbawa, sinagot. Ginawa. Ang huli naman ay hulapi. Ang hulapi ay kapag nakalagay sa hulihan ng salita. Halimbawa, an, sabihan, sulatan, nabahan. Ayan, ito naman ang mga halimbawa din ng mga salita. Okay, tingnan natin. Ito, halimbawa, salitang ugat, inom. Ang panlaping ginamit ay om. Ang nabuong salita, uminom. Dito, sa tuloy, ang ginamit na panlapi, pa. Ang nabuong salita, patuloy. Dagat, salitang ugat, ang panlapi niya ay ka-asakaan. Ang nabuong salita, kadagatan. Dito naman, tulong, main. Okay, ang panlapi na ginamit, ang nabuong salita naman ay matulungin. Labang, ating salitang ugat, ang panlapi ay mag. Makakabuo tayo ng panibagong salitang maglaba.
So, ayan ang mga halimbawa ng salitang ugat, panlapi at nabuong salita. Okay, subukan natin kung may natutuhan ka sa ating pinag-aralan. Okay, buuin ang salita sa pamamagitan ng salitang ugat at panlapi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Okay, ang una ay bilog, ka at sakaan. Ang mabubuo mong salita ay... Okay. Okay, ang ating sagot ay kabilugan. Ang galing mo kung tama ang iyong sagot. Pangalawa, ganda, ka at sakahan. Okay, timer starts now. Yan, ang ating sagot ay kagandahan. Okay, pangatlo. Ayan ang ating panlapi at salitang ugat. Timer starts now. Sagot ay bigati. Pang-apat, luto at sakamag. Simulan mo na. Sagot, magluto. Napakahusay mo kung nakuha mo ang sagot. Kasunod, ibig at saka in. Simulan mo na. Kung ibigin ang iyong sagot, napakahusay mo. Tuloy pa tayo. Sayaw at sakaom. Tumpak ang iyong sagot kung sumayaw. Pampito,
Okay, tuloy tayo. Mayroon pa hanggang 10 yan. 8, aga, at saka om. Simulan mo na! Sagot ay umaga. Umaga ang iyong sagot ba? Tama ka dyan. Tumpak. Tam. Last two. Tunay at saka pa. Simulan mo na. Magaling, magaling! Ang sagot ay patunay. Pang-sampo, inom at saka om. Uminom! Tama ka, uminom ang ating sagot. Ngayon, alam mo na, marami ka nang natutuhan mo at tandaan lagi ang natutuhan mo ngayon ay salitang ugat. Ang salitang ugat at panlapi, ang salitang ugat ay payak na salita lamang. Samantalang panlapi ay di siya malaya sapagkat nalalaman lamang ang kahulugan nito kapag napasama na ito sa salitang ugat. Ito ay maaaring matagpuan sa unahan, gitna, at sa kasahulihan. O kaya kabilaan, pwede sa unahan, pwede sa hulihan. Tandaan ha? Okay, basahin muli natin. Ang salitang ugat ay payak na salita lamang. Samantalang ang panlapi ay di malaya sapagkat nalalaman lamang ang kahulugan nito kapag napasama na ito sa salitang ugat. Ito ay maaaring matagpuan sa unahan, gitna, hulihan at kabilaan. Salamat sa iyong panunood. Sana may natutunan ka sa ating napag-aralan ngayon. Ako nga pala si Teacher Beth ang iyong nakasama sa iyong pagkatuto. God bless at ingat po tayo. Magandang araw muli! Ako muli si Teacher Kalumpang, ang iyong makakasama sa iyong pagkatuto. Ang ating subject matter ay Mother Tongue. Ito ay pang grade 2. Ang ating topic, ang ating pag-aaralan ay pangalang palansak. Ano ang pangalang palansak? Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hit mo rin ang bell para manonotify ka sa mga panibago kong videos na na-upload. Makikita yan sa baba ang like at subscribe button. Okay, ang ating life encouragement, katulad ng ating ginagawa sa mga tutorial natin, ay makikita sa 2 Samuel chapter 10 verse 12 ang sabi, magpakatapang ka at tayong magpakalalaki para sa ating bayan at sa mga bayan ng ating Diyos at gawin nawa ng Panginoon ang inaakala niyang mabuti. Tuloy tayo sa ating pagkatuto. Ang layunin sa araling ito ay matutukoy mo at makikilala mo ang kailanan at mga pangalang palansak. Ang kailanan ng pangalan.
ano ang mga ito at ano ang mga pangalang palansak. Ano ang pangalang palansak? Ang pangalang palansak ay tumutukoy sa grupo ng tao, hayop, lugar, bagay. Ayan, so magbigay tayo ng halimbawa. Ang mag-ama ay masayang naglalaro ng basketball. Ang ating pangalang palansak ay mag-ama. Tandaan, pangalawa, ito ay ang kanyang kailanan ng pangalan ay dalawahan. So mayroon tayong tatlong kailanan ng pangalan. Ito ang isahan, dalawahan at maramihan. Pangalawang halimbawa, ang bata ay masayang naglalaro ng Mobile Legend. Okay, ang ating palansak ay, pangalang palansak ay bata. Ang kailanan ng kanyang pangalan ay isahan. Depende yan sa pangungusap. Bata ang nakalagay, ang bata. Kung maramihan, mga bata, pwede doon sa maramihan. Kasunod na halimbawa ay, bumili si tatay ng isang buwig ng saging. Ang ating sagot ay buwig. Ayan. Ang kailanan ng kanyang pangalan ay maramihan. Another example, number 4. Kambal ang naging anak ni Ate Susan. Ang ating sagot ay kambal. Ang kanyang kailanan ng pangalan ay dalawahan. May mga halimbawa ng pangalang palansak. Ito ang grupo, tropa, pamilya, lipi, pangkat, hurado, kumpanya, angkan, kongregasyon. So, ayan, mga halimbawa lamang yan. Marami pa ang mga salitang o pangalang palansak. Subukan natin kung may natutunan tayo sa ating napag-aralan. Okay, tukuyin na ang ginamit na palansak sa pangalan sa loob ng pangungusap. Number 1, kumpul-kumpul ang bunga ng ubas ni na Ate Adora. Ang ating sagot ay magaling. Ito ay kumpul-kumpul. Number 2, ang kumpul-kumpul, nasa maramihan siyang kailanan ng pangalan. Pangalawa, kayumanggi ang kulay ng lahi ng mga Pilipino. Ang ating sagot ay lahi. Ang kailanan din ng kanyang pangalan ay maramihan. Number 3, nakakahanga ang hukbo ng mga sundalong nagbabantay para sa ating kaligtasan. Ang ating sagot ay tama ka, ito ay hukbo. Ang hukbo na sa maramihang kailanan din ng pangalan. Pang-apat, nabubulok na ang isang tumpok ng kalamansi. Ang ating sagot ay tumpok. Ayan, number 4. Ay number 5, makikita na natin ang sagot niya ay, basahin natin, binigyan ng pagpupugay kahapon ang mga manggagawang Pilipino. Ang sagot natin ay manggagawa o manggagawang Pilipino. Number 6, mga tao ang sagot. Kung yun ang sagot mo, tama ka. Number 6, nagkaroon ng panic buying ang mga tao noong kasagsagan ng pandemic. Ibig sabihin ng kasagsagan yung panahon ng pandemic na bagong nararanasan natin, kasagsagan.
Okay, ang ating sagot ay mga tao. Ang mga tao, nasa maramihan din siya. Tandaan natin, mga bata, na ang pangalang paransak ay tumutukoy sa grupo ng tao, mga tao, hayop, lugar o bagay. Mayroong tatlong kailanan ng pangalan. Ito ay ang isahan, dalawahan at maramihan. Okay, tandaan ha, grupo ng tao o mga tao. Hindi siya nag-iisa, pangalang paransak. Okay, salamat sa panunood. Sana may natutunan ka sa ating aralin. Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong nakasama sa iyong pagkatuto. Sana may natutuhan tayo sa ating napag-aralan. God bless at ingat po tayo! Magandang araw muli, mga bata! Ang ating subject ay Mother Tongue. Ito ay pang grade 2. Ang ating pag-aaralan ay magkasalungat. Ngayong araw na ito, ating yan aalamin ano ang ibig sabihin ng salitang magkasalungat. Yan, ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong makakasama sa iyong pagkatuto. Gaya ng ating nasagawian, ang ating Bible verse encouragement ay makikita natin sa Psalms o Awit, Chapter 121, verse 7 to 8. Ang sabi, "The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore." Napakagandang pangako ng Diyos para sa atin. Siya ang magbabantay sa atin, sa iyo, at sa ating lahat. Siya ang magbabantay sa mga susunod na araw. Siya mag-iingat sa iyo ngayon at magpakailanman. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hit mo rin ang bell sa baba ng video na ito upang manonotify ka o mapapaalalahan ka na may panibago akong video na na-upload. Tuloy tayo sa ating pagkatuto! Ang layunin sa araling ito ay maasahan sa iyo o inaasahan sa iyo na makapagsusuri ng magkasalungat na salita na ginamit sa pangungusap o sa isang salita o yung kasalungat ng salitang ginamit. Basahin muna natin ang mga salitang may salungguhit sa pangungusap. Una ay maingay. Pangalawa ay tahimik. Babasahin natin ang buong pangungusap. Ang mga bata kapag hapon na sa aming barangay ay maingay. At pagdating naman sa gabi ay tahimik na sila. Ang salitang may salungguhit ay maingay at tahimik. Pangalawa, si Anna at Emma ay kambal. Si Anna ay matangkad at si Emma naman ay pandak. Ang salitang may salungguhit ay pandak at matangkad. Pangatlo, ang bayan ng Salcedo ay mapayapa. Wala kang mababalita ang kaguluhan mula noon hanggang ngayon. Ang salitang may salungguhit ay mapayapa at kaguluhan. Ang salitang magkasalungat ay mga salitang magkaiba ang kahulugan. Nagsasalungat sila, hindi sila magkatugma. Yan ang ibig sabihin ng magkasalungat. Salungat sa lahat ng bagay, salungat sa itsura, sa laki, sa tangkad, sa hugis, sa kulay, salungat. Ibig sabihin magkaiba. Halimbawa, maingay, kasalungat niya ay tahimik. Matangkad, ang kasalungat ng ating binasang pangungusap ay pandak. Mapayapa, ang kasalungat noon ay magulo. Katulad ng kanina na nakita nating mga halimbawa ng pangungusap na ating binasa. Ayan. Masaya, malungkot. Ayan. Halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa. Si Piyolo ay malakas, magbuhat, sa
kahit mahina ang loob niya, patuloy pa rin siyang nagsisikap. Ano kaya ang ating magkasalungat na dalawang salita dito? Tama ka, ito ay malakas. Ang kasalungat niya ay mahina. Yan, kaya mo rin ba magbuhat katulad ni Pulo? Yan, tama tayo kanina. Ang sagot natin ay malakas. Ang kasalungat niyang salita ay mahina. Subukan naman natin, panuto, hanapin sa hanay B ang salitang kasing kahulugan ng nasa hanay A. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ito ang ating makapagpipilian. Sa hanay A, number 1, malusog. 2, malakas. 3, mahal. 4, manipis. 5, mababa. Sa hanay B naman, sa A, mahina. B, makapal. C, mataas. D, mura. E, sakitin. Okay. Timer starts now. Ayan, time's up. Ang ating mga sagot ay sa 1, sakitin. Sa 2, malakas, mahina. Sa number 3, mahal, mura. Number 4, manipis, makapal. Number 5, mababa, mataas. So, ayan. Kung hindi mo nakuha lahat ang sagot, huwag kang mag-alala. Mayroon pa tayong isang halimbawa. Panuto, suriin ano ang kasalungat ng bawat salita. Isulat ang letra lamang. Okay, number 1, masaya. Number 2, masipag. Number 3, maganda. Number 4, mabilis. Ang ating pagpipilian ay ito. A, mabagal. B, mapangit. C, malungkot. D, tamad. Okay, timer starts now. Ayan, time's up. Okay, time's up. Ang ating mga sagot, tingnan natin. So, bakit kailangan may timer tayo? Para makita natin kung gano'ng kakabilis. Sumagot, ayan. Ang mabilis o mabagal ng iyong pag-iisip. Ang bilis o bagal. Ayan, ang ating mga sagot ay... Kung nakuha mo lahat ang sagot, ikaw ay napakahusay, napakagaling mo. Ayan, kung hindi mo rin nakuha naman ang sagot, huwag kang mag-alala, pwede mong balikan ang video na ito. Okay, ito ang mga sagot natin sa number 1, C. Ayan, ang masaya, malungkot. Number 2, masipag, tamad. Number 3, maganda, pangit. Maganda ang gawa, pangit ang gawa. Number 4, mabilis, mabagal. So, ayan. Tandaan natin mga bata, sabi natin kanina, ang mga salita o na magkasalungat na salita ay salitang magkaiba ang kahulugan. Hindi sila magkatulad, kaya magkaiba. So, ayan, sana may marami kang natutunan sa ating pinag-aralan ngayon. Maraming salamat! Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong nakasama sa iyong pagkatuto. Huwag mo na kalimutang i-like ang video na ito. God bless!
Ingat po tayo. God bless, God bless, God bless. Ingat. MTB MLE for grade 2. Kasarian ng mga pangalan. Ano ang kasarian ng pangalan? Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para ma-update ka sa mga panibago kong videos na na-upload. Ang ating life encouragement ay makikita natin sa Proverbs. A joyful heart is a good medicine. Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong mga kasama sa iyong pagkatuto. Tayo sa ating aralin. Ang layunin sa araling ito, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasang makikilala at matutukoy ang kasarian ng pangalan sa pamamagitan ng iba't ibang gawain. Subukan natin kung ano ang mga larawan na ito. Ano yung yan ay lalaki. Pangatlo, babae. Pangapat, babae pa rin. Panglima, lalaki. Ang apat na kasarian ng pangalan ay, una, pambabae. Ang mga pangalang ginagamit na pantawag sa mga babae. Halimbawa, Tia, Ate, Angie, Inahin, Nina. So, marami pang pangalang pambabae. Lilibet, Nina. Panlalaki. Ang mga pangalang pantawag sa mga lalaki. Halimbawa, Ginoo, Ama, Kuya, Iboy, Nino. Yan, mga halimbawa yan. Pangatlo, Ditiyak. Ang mga pantawag sa pangalang maaaring babae o lalaki. Nandiyan na sanggol. Una, sanggol. Halimbawa, mag-aaral, kaibigan, kapitbahay, manggagawa. Marami pa ang mga pangalan na di natin tiyak. Principal, ano pa, kagawad, kapitan. Okay, number 4. Walang kasarian. Ang pantawag sa pangalang walang buhay at di maaaring maging babae o lalaki. Ayan, mga bagay ito. Halimbawa, silya, upuan, aklat. Ngayon, alamin natin ang mga salita na nasa ilalim. Ito ay kaharian, guro, tindera, prutas, prinsipe. So, alamin natin kung ito ba ay pambabae, panlalaki, walang kasarian, didiak. Okay, ang kaharian ay walang kasarian. Guro, itiyak. Tindera, pambabae. Prutas, walang kasarian. Prinsipe, panlalaki. So, yan ang mga halimbawa. Ngayon naman, subukan natin kung may natutunan tayo sa ating napag-aralan. Una, panuto. Basahin muna natin ang panuto kung ano ang ating gagawin. Basahin at tukuyin kung anong kasarian ng pangalan ang mga salita. Okay, una, tatay. Okay, timer starts now.
Kung ang iyong sagot ay panlalaki, mahusay. Tama ang iyong sagot. Pangalawa, guro. Okay, simula na. Isulat ang sagot kung magkaparehas tayo. Ating sagot ay bibiya. Mahusay. Number 3. Bigas. Ating sagot ay walang kasalian. Napakagaling. Okay, pang-apat. Ate, ito ay sulat na ang sagot. Ating sagot ay pambabae. Okay, kasunod. Kaklase. Sulat na ang sagot. Ating sagot ay bibiya. Last one, guard. Ano ang ating sagot? Ating sagot ay bibiyak. Tandaan mga bata na mayroon tayong apat na uri ng kasarian ng pangalan. Ito ay ang pambabae, panlalaki, bibiyak at walang kasarian. So, ang bibiyak, ito yung parang ang kabuuang pangalan ng isang tao o babae o panlalaki. Bawa, bata, yan, itiyak kung anong kasarian, tanggol, yaya ay pambabae, ano pa ba, manggagawa, guro, yan, mga halimbawa yan. Ang walang kasarian, ito yung mga bagay na walang buhay. Yan, halimbawa, upuan, mesa, mga bagay sa bahay natin, mga bagay sa pagkabahay natin, mga gamit. Salamat sa panonood. Sana may natutunan ka sa ating napag-aralan ngayon. Ingat po tayo.
Magandang araw muli! Ako si Teacher Kalumpa, ngayong makakasama sa iyong pagkatuto. Ang ating subject ay Mother Tongue. Ito ay pang grade 2. Ang ating aralin ay kambal katinig. Aalamin natin ano ang kambal katinig. Ayan, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para na-update ka sa mga panibago kong videos na na-upload. Ang layunin sa ating aralin ay magbakabasa o mababasa ng may pangunawa sa mga salitang may kambal katinig o cluster. Yan. Basahin muna natin ang mga salita ng sabay-sabay. Sabayan niyo si teacher sa pagbabasa. Magaling, trabaho. Mayroon siyang tatlong pantig. Trabaho. Chinelas. Mayroon siya. Alamin din natin kung ilang pantig siya. Ayan, chinelas. Next, produkto. Mayroon din siyang tatlong pagpapantig. Produkto. Next, brigada. Tatlong pagpapantig siya. Metro Manila. Kung pagsasamahin natin siya, mayroon siyang limang pagpapantig. Dalawa sa Metro at tatlo sa Manila. Trangkaso. Ano yung trangkaso? Yun siya yung nararamdaman natin, yung init ng ating katawan at masakit ang ating ulo at kasukasuan. Trangkaso. Yan, tatlong pagpapantig. Trangkaso. Ayan, tuloy tayo sa ating pag-aaralan. Basahin natin, ang kambal katinig o cluster, o sa English bilang cluster, ay magkadikit ng dalawang magkaibang katinig na andyan sa isang pantig ng salita. Ibig sabihin ng katinig sa English ay consonants. Consonants. Tandaan ha, consonants. Ito yung mga B, D, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Kasama na ang ating ingi at saka ingi. Ang balance naman ay oo. Ayan, cluster. Magkasunod na cluster daw ng ito ay magkadikit ng dalawang magkaibang katinig na andyan sa isang pantig ng salita. Halimbawa, ang salitang braso ay may cluster na BR. Ayan, makikita natin magkasunod siya na consonant o titik katinig o letrang katinig sa unahan ng pantig. Maaari itong mahahanap o natin ito sa unahan. Pwede siyang sa unahan, mahanap o makita. Pwede sa gitna o sa hulihan ng pantig. Tandaan, hindi lamang sa unahan natin makikita ang cluster. Pwede sa gitna, sa dulo. Ayan, ang kambal katinig o cluster ay binubuo ng dalawang magkasunod. Sabi natin kanina na may katinig sa loob ng unang pantig. Pero sabi natin kanina, pwede sa unahan, pwede sa gitna o sa hulihan. Isinusulat ito ng may tamang espasyo ng mga letra. Binibigkas ang tunog ng kambal katinig na parang iisang tunog. Binibigkas itong madulas. Halimbawa, tingnan natin. Ayan, ang larawan ay nagpapakita ng ating bahagi ng katawan. Ano yan? Iyan ay braso. Brr. Magkasunod. Sa unahan siya makikita. Brr, braso. Ayan. Next. Brr, brr din siya. BR. Bruha. Ayan. Ayan. Ano ang gamit niyan? Saan niyang ginagamit na bahagi ng ating katawan? Magaling. Sa ating mga paa.
Bakit tayo gumagamit yan? Para maproteksyonan ang ating mga paa sa lamig at init ng sahig o ng ating inaapakan, yung dumi. Ang tawag natin dyan ay chinelas. Chinelas. Gumagamit ka po ba ng chinelas? Yan, chinelas yan. Yan, magkasunod na konsonant o katinig ay T at saka S. Ch-ch. Ang bigkas niya ay chinelas. Kasunod yan ay, ano yan? Pagkain o bagay? Ano ba yan? Yan ay pagkain. Kumakain ka ba nito? Masarap ba yan? Opo, masarap yan. Yan, minsan nagluluto yan si mama. Ang tawag dyan ay prito. Prr, prr, prito. Prr, prr, prito. Ayan, kumakain ka ba yan? Masarap ba yan? Ayan, ang pangalang prito ay nagsisimula sa letrang P na may kasunod na R. Titik katinig din siya o kambal katinig o cluster. Ayan, lalo na yan. Ano yan? Masarap yan. Alam nyo ba yan? Upo, yan ay lechon. Kumakain ka ba ng lechon? Ang kambal katinig niya ay makikita sa gitna ng kanyang pangalan, lechon. T at saka S. Okay, kasunod. Subukan natin kung alam natin itong basahin at alam natin ang consonant na ginamit dito. Alam natin ang cluster na ginamit para rito sa larawang mga ito. Kilalanin ang larawan. Isulat ang nawawalang kambal katinig sa iyong kwaderno, sa iyong notebook. Ayan, ano yan? Yan ay trompo. T at saka R. Trompo. Magaling. Pangalawa, nakasakay ka na ba niyan? Yan, saan natin makikita yan? Sa bayan. Mayroon ba yan sa probinsya? Susunod na, ginagawa na ng hakbang ng ating pangulo, ng ating gobyerno para magkaroon tayo ng yan ay tren. Ayan, nakasakay ka ba na ba ng tren? Ano mas mabilis, tren o eroplano? Siyempre, eroplano. Ang nasa larawan ay tren. Pangatlo, yan ang yan, dyan natin makikita kung saan tayo nakatira. Ginagamit natin yan kapag naghahanap tayo kung saang lugar ang isang tao o nakatira o saan ang lokasyon ng isang tao. Pwede siya, ito ay, ang ating sagot ay, ang kambal katinig ay G at saka L, globo. Ayan, magaling. Kung tamang yung sagot, napakahusay mo. Pang-apat, yan ay, saan kadalasan natin makikita yan? Tama ka, sa simbahan. Yan ay simbolo ng pagkapako ni Jesus sa cross na binigyan tayo ng dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, napako si cross sa cross. Napako si Jesus sa cross upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan sa buhay na dagat-dagatang apoy. Kaya, binigay ng Diyos ang kaisa-isang niyang anak, ipinako siya sa cross. Ang salitang cross ay nagsisimula sa cluster na ayan, cross. Magpasalamat tayo dahil sa Diyos sa kabutihan niya sa atin ay binigyan tayo ng pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan ang langit. Ayan, sunod. Yan ay makikita natin sa bahay din yan o sa ibang mga lugar sa ating pamayanan, sa ating komunidad. Laging may ganyan, lalo na ngayon dahil pandemic. Kailangan natin na ang ating bahay ay mayroong tubig. Gamit ang bagay na ito para hindi maaksaya sa tubig, gumagamit tayo nito. Ito ay, ang tawag dito ay
Magaling, Gripo! Kung nakuha mo ang lahat ng sagot, napakahusay mo, naintindihan mo ang ating napag-aralan. Pero kung hindi mo man nakuha, huwag kang mag-alala, pwede mong balikan ang video na ito upang mapag-aralan mo muli. Okay, lagi nating tatandaan, mga bata, na ang kambalkatinig, sabi natin kanina, o cluster, o sa English bilang cluster, ito ay ang magkadikit ng dalawang magkaibang katinig na andyan sa isang pantig ng salita. Halimbawa, ang salitang braso ay may cluster na BR sa unahan ng pantig. Maaari itong mahanap, tandaan natin, sa unahan, gitna o sa hulihan ng pantig. Ayan, salamat, may natutunan ka sa ating napag-aralan ngayon. Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong nakasama sa iyong pagkatuto. Sana may natutunan tayo. Ingat po tayo and God bless!